ang tipan ni Levi, ang ikatlong anak ni na Jacob at Leah. Unang Kabanata, ang kopya ng mga salita ni Levi, ang mga bagay na kanyang itinalaga sa kanyang mga anak ayon sa lahat ng kanilang gagawin at kung anong mga bagay ang mangyayari sa kanila hanggang sa araw ng paghuhukom. Siya ay mulusog nang tawagin niya sila sa kanya, sapagkat nahayag sa kanya na siya ay mamamatay. At nang sila ay magkakatipon ay sinabi niya sa kanila, "Ako, si Levi, ay ipinanganak sa Haran, at sumama ako sa aking ama sa Shechem. At ako ay bata pa, mga 20 taong gulang, nang kasama ni Simeon, ako ay naghiganti kay Hamor para sa aming kapatid na si Dina. At nang ako ay nagpapakain sa mga kawan sa Abel Maul, ng espiritu ng pangunawa ng Panginoon ay dumating sa akin. At nakita ko ang lahat ng tao na sinisira ang kanilang lakad. At ang kalikuan ay nagtayo ng mga pader para sa sarili nito. At ang kasamaan ay naupo sa mga tore. At ako ay nagdadalamhati para sa lahi ng mga anak ng tao. At nalangin ako sa Panginoon na ako ay maligtas. Pagkatapos ay nakatulog ako at namasdan ko ang isang mataas na bundok at naroon ako. At narito nabuksan ang langit at sinabi sa akin ng isang anghel ng Diyos, 'Levi, pumasok ka.' At ako'y pumasok mula sa unang langit at nakita ko doon ang isang malaking dagat na nakabitin. At higit pa ay nakita ko ang pangalawang langit na higit na maliwanag at mas makinang, sapagkat mayroong isang walang hanggang liwanag din doon. At sinabi ko sa anghel, 'Bakit ganito?' At sinabi sa akin ng anghel, 'Huwag kang mamangha dito, sapagkat makikita mo ang ibang langit na lalong makinang at walang kapantay.'" At pagka ikaw ay umahon doon, ikaw ay tatayo malapit sa Panginoon, at ikaw ay magiging kanyang lingkod, at iyong ipahahayag ang kanyang mga hiwaga sa mga tao, at iyong ipahahayag tungkol sa kanya, si Jesus Christ, na tutubos sa Israel. At sa pamamagitan mo at ni Juda ay magpapakita ang Panginoon sa mga tao, magliligtas sa bawat lahi ng mga tao. At mula sa bahagi ng Panginoon ay magiging iyong buhay, at siya ang magiging iyong bukid at ubasan at mga bunga, ginto at pilak. Pakinggan kung gayon tungkol sa mga langit na ipinakita sa iyo. Ang pinakamababa ay para sa kadahilan ng ito ay malungkot sa iyo, na nakikita nito ang lahat ng hindi matuwid na gawa ng mga tao. At ito ay may apoy, niyebe at yelo na inihanda para sa araw ng paghuhukom, sa matuwid na paghatol ng Diyos, sapagkat nasa loob nito ang lahat ng mga espiritu ng mga ganti para sa paghihiganti sa mga tao. At sa pangalawa ay ang mga hukbo ng mga hukbo na itinalaga para sa araw ng paghuhukom, upang gumawa ng paghihiganti sa mga espiritu ng panilinlang at nibilyar. At sa ibabaw nila ay ang mga banal. At sa kaitaasan sa lahat ay nananahan ang dakilang kalwalatian higit sa lahat ng kabanalan. Sa langit na katabi nito ay ang mga arkanghel na nangaglilingkod at nagsasagawa ng pagpapalubag loob sa Panginoon para sa lahat ng mga kasalanan ng kamangmangan ng mga matuwid. Nag-aalay sa Panginoon ng mabangong amoy, makatuwiran at walang dugong handog. At sa langit sa ibaba nito ay ang mga anghel na sumasagot sa mga anghel ng presensya ng Panginoon. At sa langit sa tabi nito ay may mga trono at mga paghahari, kung saan sila ay laging nag-aalay ng papuri sa Diyos. Kapag sa makatuwid ang Panginoon ay tumitingin sa atin, lahat tayo ay nayayanig. Oo, ang langit at ang lupa at ang mga kalaliman ay nayayanig sa harapan ng kanyang kamahalan. Tatapwat ang mga anak ng tao na walang pagkaunawa sa mga bagay na ito ay nagkakasala at ginagalit ang kataas-taasan. Pangalawang Kabanata. Ngayon sa makatuwid, alamin na ang Panginoon ay maglalapat ng kahatulan sa mga anak ng tao. Sapagkat kapag ang mga bato ay napunit at ang araw ay napatay at ang tubig ay natuyo at ang apoy ay nalalagas at ang buong sangnilikha ay nababagabag, at ang di nakikita mga espiritu ay natutunaw, at ang Hades ay kumukuha ng mga samsam sa pamamagitan ng mga pagdalaw ng kataas-taasan, ang mga tao ay hindi naniniwala at magpapatuloy sa kanilang kasamaan. Dahil dito, hahatulan sila ng may kaparusahan. Kaya tininig ng kataas-taasan ang iyong panalangin upang ihiwalay ka sa kasamaan
at upang ikaw ay maging isang anak sa kanya at isang lingkod at isang ministro ng kanyang presensya. Ang liwanag ng kaalaman ay iyong isisikat kay Jacob at ikaw ay magiging gaya ng araw sa lahat ng binhi ni Israel. At bibigyan ka ng isang pagpapala at sa lahat ng iyong binhi hanggang sa dalawin ng Panginoon ang lahat ng mga hintil sa kanyang magiliw na awa magpakailanman. At kaya't binigyan ka ng payo at pangunawa upang maituro mo sa iyong mga anak ang tungkol dito. Sapagkat silang nagpapala sa kanya ay pagpapalain at silang sumusumpa sa kanya ay mga lilipol. At pagkatapos ay binuksan sa akin ang anghel ang mga pintuan ng langit. At nakita ko ang banal na templo at sa isang luklukan ng kaluwalhatian ang kataas-taasan. At sinabi niya sa akin, Levi, ibinigay ko sa iyo ang pagpapala ng pagkasaserdote hanggang sa ako'y pumarito at manirahan sa gitna ng Israel. Pagkatapos ay dinala ako ng anghel sa lupa at binigyan ako ng isang kalasag at isang espada. Sinabi sa akin, maghagyanti ka kay Shechem dahil kay Dina na iyong kapatid. At ako ay isa sa iyo dahil sinugo ako ng Panginoon. At aking nilipol ng panahong iyon ang mga anak ni Hamor, gaya ng nasusulat sa mga tapyas sa langit. At sinabi ko sa kanya, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, sabihin sa akin ang iyong pangalan, upang ako ay makatawag sa iyo sa isang araw ng kapighatian. At sinabi niya, ako ang anghel na namamagitan para sa bansang Israel, upang hindi sila lubos na mapahamak, sapagkat sinasalakay ito ng bawat masamang espiritu. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagising ako at pinagpala ang kataas-taasan at ang anghel na namamagitan para sa bansang Israel at para sa lahat ng matuwid. Ikatlong kabanata. At nang ako ay papunta sa aking ama, nakakita ako ng isang tansong kalasag, anupat ang pangalan din ng bundok ay Aspis, na malapit sa Gibal, sa timog ng Abila. At iningatan ko ang mga salitang ito sa aking puso. Pagkatapos ito ay pinayuhan ko ang aking ama at si Reuben na aking kapatid na sabihin sa mga anak ni Hamor na huwag tuliin sapagkat ako ay masigasig dahil sa kasuklam-suklam na ginawa nila sa aking kapatid na babae. At aking pinatay muna si Shechem na si Hamor ang pinatay ni Simeon. At pagkatapos ito ay dumating ang aking mga kapatid at sinaktan ang lungsod na iyon ng talim ng espada. At narinig ng aking ama ang mga bagay na ito at nagalit, at siya ay nagdalamhati sa kanilang pagtanggap ng pagtutuli. At pagkatapos niyon ay patayin, at sa kanyang mga pagpapala ay minamalas niya kami, sapagkat kami ay nagkasala dahil sa ginawa namin ng bagay na ito laban sa kanyang kalooban, at siya ay nagkasakit ng araw na iyon. Ngunit nakita ko na ang hatol ng Diyos ay para sa kasamaan kay Shechem, sapagkat pinagsikapan nilang gawin kay Sarah at kay Rebecca ang gaya ng ginawa nila kay Dina na aking kapatid. Ngunit pinigilan sila ng Panginoon. At kanilang inusig si Abraham na ating ama noong siya ay isang dayuhan. At kanilang iniligalig ang kanyang mga kawan noong sila ay malalaki ng may mga anak. At si Eblaen na ipinanganak sa kanyang bahay ay kanilang pinakahihiyang hinawakan. At gayon ang ginawa nila sa lahat ng dayuhan. Kinuha ang kanilang mga asawa sa pamamagitan ng puwersa at sila ay kanilang pinalayas. Ngunit ang puot ng Panginoon ay dumating sa kanila hanggang sa sukdulan. At sinabi ko sa aking amang si Jacob, sa pamamagitan mo ay sasamsaman ng Panginoon ang mga Canaanites at ibibigay ang kanilang lupain sa iyo at sa iyong mga binhi pagkatapos mo. Sapagkat mula sa araw na ito ay tatawagin ang Shechem na isang lungsod ng mga hangad. Sapagkat kung paanong tinutuya ng isang tao ang isang mangmang, gayon din naman namin sila tinutuya. Sapagkat sila'y gumawa rin ng kamangmangan sa Israel sa pamamagitan ng pagdumi sa aking kapatid na babae. At kami ay umalis at tumating sa Bethel. At doon ay muli ako nakakita ng isang pangitain na gaya ng una, pagkatapos naming magtagal doon ng 70 araw. At nakita ko ang 7 lalaki na may puting damit na nagsasabi sa akin, bumangon, isuot ang balabal ng pagkasaserdote at ang korona ng kabutihan at ang baluti ng pangunawa at ang kasuotan ng katotohanan at ang huli ng pananampalataya at ang turban ng ulo at ang ipod ng propesiya. At kanya-kanyang dinala ang mga bagay na ito at inilagay ang mga ito sa akin at sinabi sa akin,
Mula ngayon ay maging isang sasardote ng Panginoon, ikaw at ang iyong mga binhi magpakailanman. At pinahiran ako ng una ng banal na langis at ibinigay sa akin ang tungkod ng paghatol. Ang pangalawa ay hinugasan ako ng dalisay na tubig at tinakain ako ng tinapay at alak maging ng mga pinakabanal na bagay at binhisan ako ng isang banal at balwalhating damit. Ang pangatlo ay binhisan ako ng isang kasuotang lino na parang ipon. Ang ikaapat ay nagsuot sa akin ng pamikis na parang kulay ube. Ang panglima ay nagbigay sa akin ng isang sanga ng masaganang olibo. Ang pang-anim ay naglagay ng korona sa aking ulo. Ang ikapito ay naglagay sa aking ulo ng isang korona ng pagkasaserdote at pinuno ang aking mga kamay ng insenso upang ako ay makapaglingkod bilang saserdote sa Panginoong Diyos. At sinabi nila sa akin, Levi, ang iyong mga binhi ay hahatiin sa tatlong katungkulan bilang tanda ng kaluwalhatian ng Panginoon na darating. At ang unang bahagi ay magiging malaki, oo, walang mas dakila kaysa ito. Ang pangalawa ay nasa pagkasaserdote. At ang ikatlo ay tatawagin sa pamamagitan ng isang bagong pangalan, sapagkat ang isang hari ay babangon sa Juda at magtatatag ng isang bagong pagkasaserdote, alinsunod sa anyo ng mga Hintil. At ang kanyang presensya ay minamahal bilang isang propeta ng kataas-taasan ng binhi ni Abraham na ating ama. Sa mga tuwid, ang bawat kanais-nais na bagay sa Israel ay magiging para sa iyo at para sa iyong binhi at kakainin mo ang lahat ng magandang tingnan at ang hapag ng Panginoon ang paghahati-hatiin ng iyong mga binhi. At ang ilan sa kanila ay magiging mga mataas na saserdote at mga hukom at mga eskriba sapagkat sa pamamagitan ng kanilang bibig ay babantayan ang dakong banal. At nang magising ako, naunawaan ko na ang panaginip na ito ay tulad ng unang panaginip. At itinago ko rin ito sa aking puso. At hindi ko sinabi sa kanino mang tao sa ibabaw ng lupa. Pagkaraan ng dalawang araw, ako at si Judah ay umahon na kasama ng aming amang si Jacob, kay Isaac na ama ng aming ama. At pinagpala ako ng aking ama, alinsunod sa lahat ng mga salita ng mga pangitain na aking nakita. At hindi siya mama sa amin sa Bethel. At nang kami ay dumating sa Bethel, ang aking ama ay nakakita ng isang pangitain hinggil sa akin, na ako ay magiging kanilang saserdote sa Diyos. At siya ay bumangon ng maaga sa kinaumagahan at nagbayad ng ikapu ng lahat sa Panginoon sa pamamagitan ko. At kami ay dumating sa Hebron upang manirahan doon. At patuloy akong tinawag ni Isaac upang ipaalala sa akin ang batas ng Panginoon, maging tulad ng ipinakita sa akin ang anghel ng Panginoon. At itinuro niya sa akin ang batas ng pagkasaserdote ng mga hain, mga buong handog na susunugin, mga unang bunga, mga kusang loob na handog, mga handog tungkol sa kapayapaan. At araw-araw ay tinuturuan niya ako at abala para sa akin sa harap ng Panginoon. At sinabi sa akin, mag-ingat sa espiritu ng pakikiapid. Sapagkat ito ay magpapatuloy at sa pamamagitan ng iyong binhi ay magpaparami sa banal na lugar. Kung gayon, kumuha ka sa iyong sarili ng isang asawang walang dungis o karamihan habang ikaw ay bata pa at hindi mula sa lahi ng mga dayuhang bansa. At bago pumasok sa dakong banal, maligo at pagka ikaw ay nag-aalay ng hain, maghugas ka. At muli, kapag natapos mo na ang paghain, maghugas ka. Sa 12 punong kahoy na may mga dahon ay ihandog sa Panginoon, gaya ng itinuro sa akin ni Abraham. Sa bawat malinis na hayop at ibon ay maghandog ng hain sa Panginoon. At sa lahat ng iyong mga unang bunga at ng alak ay ihandog mo ang una bilang hain sa Panginoong Diyos. At bawat hain ay lagyan mo ng asin. Ngayon sa mga tuwid, sundin ang anuman ang inuutos ko sa inyo, mga anak, sapagkat anumang bagay na narinig ko mula sa aking mga ama ay ipinahayag ko sa inyo. At masdan, ako ay malinis mula sa inyong kasamaan at paglabag na inyong gagawin sa katapusan ng mga kapanahunan laban sa tagapagligtas ng sanlibutan, si Kristo, na kumikilos ng walang Diyos, nililin lang ang Israel, at inihimok laban dito ang malalaking kasamaan mula sa Panginoon. At kayo'y gagawa ng kalikuan kasama ng Israel at hindi niya titiisin ang Jerusalem dahil sa inyong kasamaan. Ngunit ang lambong ng templo ay mapupunit upang hindi matakpan ang inyong kahihiyan. At kayo ay mga ngalat bilang mga bihag sa gitna ng mga Hintil at magiging isang kadustaan at isang sumpa doon. Sapagkat ang bahay na pipiliin ng Panginoon ay tatawagin Jerusalem gaya ng nakapaloob sa aklat ni Enoch ng tuwid. Kaya nga nang ako ay kumuha ng asawa, ako ay 28 taong gulang. At ang kanyang pangalan ay Melka.
Siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Tinawag ko ang kanyang pangalang Gershom, sapagkat kami ay mga dayuhan sa aming lupain. At nakita ko hindil sa kanya na hindi siya nasa unang ranggo. At si Kohat ay isinilang sa 35 taon ng aking buhay sa pagsikat ng araw. At nakita ko sa isang pangitain na siya ay nakatayo sa itaas sa gitna ng buong kapisanan. Kaya tinawag ko ang kanyang pangalan na Kohat na siyang pasimula ng kamahalan at pagtuturo. At ipinanganak niya ako ng 3 anak na lalaki sa 40 taon ng aking buhay. At dahil mahirap nang ipanganak siya ng kanyang ina, tinawag ko siyang Merari. Iyon ay ang aking kapaitan, sapagkat siya rin ay parang mamamatay. At ipinanganak si Jochebed sa Ehipto sa aking 64 na taon, sapagkat ako ay kilala noon sa gitna ng aking mga kapatid. At nag-asawa si Gershom, at ipinanganak niya sa kanya si Lomi at si Semei, at ang mga anak ni Kohat, si Imram, si Issachar, si Hebron at si Uzziel, at ang mga anak ni Merari, si Muli at si Moses. At sa 64 na taon ay kinuha ni Amram si Jochebed na aking anak na babae upang maging asawa niya, sapagkat sila ay ipinanganak sa isang araw, siya at ang aking anak na babae. Ako ay 8 taong gulang nang ako ay pumasok sa lupain ng Canaan, at sa 18 taon nang aking patayin si Shechem. At sa 19 na taon ako ay naging saserdote, at sa 28 taon ay kumuha ako ng asawa. At sa 48 ako ay pumasok sa Ehipto. At masdan aking mga anak, kayo ay 3 henerasyon sa aking daan, at 18 taon ay namatay si Joseph. 4 na kabanata. At ngayon mga anak ko, iniuutos ko sa inyo, matakot kayo sa Panginoon ninyong Diyos ng buong puso ninyo, at lumakad kayo sa katapatan ayon sa buong kautosan niya. At turuan din ninyo ang inyong mga anak ng mga titik, upang magkaroon sila ng pangunawa sa buong buhay nila. Binabasa ng walang patid ang batas ng Diyos. Sapagkat ang bawat isa na nakakaalam ng batas ng Panginoon ay pararangalan at hindi magiging dayuhan saan man siya pumunta. Oo, maraming kaibigan ang kanyang matatamo kaysa sa kanyang mga magulang, at maraming tao ang magnanais na paglingkuran siya at marinig ang batas mula sa kanyang bibig. Gumawa ng kabutihan sa makatwid mga anak ko sa lupa upang ito ay maging isang kayamanan sa langit, at maghasik ng mabubuting bagay sa inyong mga kaluluwa upang inyong matagpuan ang mga ito sa inyong buhay. Ngunit kung maghahasik kayo ng masasamang bagay, aani kayo ng bawat kabagabagan at kapigatian. Kumuha ng karunungan sa pagkatakot sa Diyos na may kasipagan, sapagkat kahit na may aakay sa pagkabihag at ang mga lungsod at mga lupain ay mawasak, at ang ginto at pilak at bawat ari-arian ay mapahamak, ang karunungan ng matatalinong bagay ay hindi maaalis maliban sa pagkabulag ng kasamaan at ang kawalang-galang na nagmumula sa kasalanan. Sapagkat kung iingatan ng isang tao ang kanyang sarili mula sa masasamang bagay na ito, maging sa gitna ng kanyang mga kaaway ay magiging isang kaluwalhatian sa kanya ang karunungan, at sa ibang lupain ay isang lupain, at sa gitna ng mga kaaway ay magiging isang kaibigan. Ang sino mang nagtuturo ng mga marangal na bagay at ginagawa ang mga iyon ay mauupo kasama ng mga hari, gaya rin ni Joseph na aking kapatid. Sa makatwid, mga anak ko, nalaman ko na sa katapusan ng mga kapanahunan kayo ay lalabag sa Panginoon na mag-uunat ng mga kamay sa kasamaan laban sa Kanya, at sa lahat ng mga hintil kayo ay magiging isang kakutsaan. Sapagkat ang ating amang si Israel ay malinis sa mga pagsalangsang ng mga punong saserdote na magpapatong ng kanilang mga kamay sa tagapagligtas ng sanlibutan. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong dalisay sa paningin ng Panginoon kaysa sa lupa, ngayon din naman kayo, ang mga liwanag ng Israel ay lalong dalisay kaysa lahat ng mga hintil. Ngunit kung kayo ay magdidilim sa pamamagitan ng mga pagsalangsang, ano sa makatuwid ang gagawin ng lahat ng mga hintil na namumuhay sa pagkabulag? Oo, kayo ay magdadala ng sumpa sa ating lahi.
sapagkat ang liwanag ng batas na ibinigay para sa bawat tao ay nais ninyong sirain sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kautusan na salungat sa mga ordinansa ng Diyos. Ang mga handog ng Panginoon sa Panginoon ay inyong nanakawan, at sa kanyang bahagi ay inyong nanakawin ang mga piling bahagi, nakakainin ng walang kabuluhan kasama ng mga pokpok. At mula sa kasakiman ay inyong ituturo ang mga kautusan ng Panginoon. Ang mga babaeng may asawa ay inyong dudungisan, at ang mga dalaga ng Jerusalem ay inyong dudungisan. At sa mga pokpok at mga mangangalunya kayo ay makikisama, at ang mga anak na babae ng mga hintil ay inyong kukunin upang maging asawa. Dinadalisay sila ng isang labag sa batas na paglilinis, at ang inyong pagsasama ay magiging katulad ng Sodoma at Gomora. At kayo ay magyayabang dahil sa inyong pagkasaserdote. Itinataas ang inyong sarili laban sa mga tao, at hindi lamang gayon, kundi laban din sa mga kautusan ng Diyos. Sapagkat inyong hahatulan ang mga banal na bagay ng may pagbibiro at pagtawa, kaya nga ang templo na pipiliin ng Panginoon ay mawawasak sa pamamagitan ng inyong karumihan, at kayo ay magiging mga bihag sa lahat ng mga bansa. At kayo ay magiging karumaldumal sa kanila, at kayo ay tatanggap ng kadustaan at walang hanggang kahihiyan mula sa matuwid na paghatol ng Diyos. At lahat ng napopoot sa inyo ay magagalak sa inyong pagkawasak. At kung hindi kayo tatanggap ng awa sa pamamagitan ni Abraham, Isaac, Jacob na ating mga ninuno, wala ni isa man sa ating mga binhi ang maiiwan sa lupa. At ngayon nalaman ko na sa loob ng 70 linggo ay maliligaw kayo at lalapastanganin ang pagkasaserdote at dudungisan ang mga hain. At inyong iwawaksi ang kautusan at inyong iwawaksi ang mga salita ng mga propeta sa pamamagitan ng kasamaan na kalikuan. At inyong pag-uusigin ang mga taong matuwid, at inyong kapupuotan ang mga banal. Ang mga salita ng matatapat ay inyong kapupuotan. At ang isang tao na nagpapanibago ng batas sa kapangyarihan ng kataas-taasan ay tatawagin ninyong manlilindang, at sa wakas ay susugod kayo sa kanya upang patayin siya na hindi nalalaman ang kanyang dignidad, na dinadala ang inosenteng dugo sa pamamagitan ng kasamaan sa inyong mga ulo. At ang inyong mga banal na dako ay masisira hanggang sa lupa dahil sa kanya. At hindi kayo magkakaroon ng dakong malinis, ngunit kayo ay mapapabilang sa mga hintil na isang sumpa at isang pagkakalat hanggang sa muli niyang dalawin kayo, at sa awa ay tatanggapin kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at tubig. Kalimang kabanata. At yamang inyong narinig ang tungkol sa 70 sanlinggo, dinggin din ninyo ang tungkol sa pagkasaserdote. Sapagkat sa bawat jubileo ay magkakaroon ng pagkasaserdote. At sa unang jubileo, ang unang pinahira ng langis sa pagkasaserdote ay magiging dakila at magsasalita sa Diyos bilang sa isang ama. At ang kanyang pagkakaserdote ay magiging ganap sa Panginoon. At sa araw ng kanyang kagalakan, siya ay babangon para sa kaligtasan ng mundo. Sa ikalawang jubileo, ang pinahiran ay ililihi sa kalungkutan ng mga minamahal. At ang kanyang pagkasaserdote ay pararangalan at tuluwalhatiin ng lahat. At ang ikatlong saserdote ay hahawakan ng sakapanglawan. At ang ikaapat ay mahihirapan sapagkat ang kalikuan ay magpipisan laban sa kanya na mainam. At ang buong Israel ay kapupuotan ng bawat isa sa kanyang kapwa. Ang ikalima ay hahawakan ng kadiliman. Gayun din ang ika-anim at ang ikapito. At sa ikapito, magkakaroon ng ganoong karumihan na hindi ko maipahayag sa harap ng mga tao, sapagkat malalaman nila kung sino ang gumawa ng mga bagay na ito. Kaya nga sila ay dadalhin na bihag at magiging isang biktima, at ang kanilang lupain at ang kanilang mga ari-arian ay mawawasak. At sa ikalimang linggo ay babalik sila sa kanilang tiwangwang lupain at babaguhin ang bahay ng Panginoon. At sa ikapitong linggo ay magiging mga saserdote na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga maibigin sa salapi, mga palalo, mga labag sa batas, mga mahalay, mga mapang-abuso sa mga bata at mga hayop. At pagkatapos na ang kanilang kaparusahan ay magmumula sa Panginoon, ang pagkasaserdote ay mabibigo.
Kung pagkagay, magbabangon ang Panginoon ng isang bagong saserdote. At sa kanya ang lahat ng salita ng Panginoon ay ipahahayag. At siya ay magsasagawa ng isang matuwid na kahatulan sa lupa sa loob ng maraming araw. At ang kanyang bituin ay sisikat sa langit na parang isang hari. Nagliliwanag sa liwanag ng kaalaman gaya ng araw sa araw. At siya ay dadakilain sa mundo. Siya ay sisikat na gaya ng araw sa ibabaw ng lupa at aalisin ang lahat ng kadiliman sa silong ng langit at magkakaroon ng kapayapaan sa buong lupa. Ang langit ay magagalak sa kanyang mga kaarawan at ang lupa ay magagalak at ang mga ulap ay magagalak at ang kaalaman ng Panginoon ay ibubuhos sa lupa gaya ng tubig sa mga dagat at ang mga anghel ng kaluwalhatian ng presensya ng Panginoon ay matutuwa sa kanya. Ang langit ay mabubuksan at mula sa templo ng kaluwalhatian ay darating sa kanya ang pagpapakabanal na may tinig ng Ama bilang mula kay Abraham hanggang kay Isaac. Ang kaluwalhatian ng kataas-taasan ay babanggitin sa ibabaw niya at ang espiritu ng pangunawa at pagpapakabanal ay mananatili sa kanya sa tubig. Sapagkat kanyang ibibigay ang kamahalan ng Panginoon sa kanyang mga anak sa katotohanan magpakailanman, at walang hahalili sa kanya sa lahat ng salindahi magpakailanman. At sa kanyang pagkasaserdote ang mga hintil ay pararamihin sa kaalaman sa lupa, at maliliwanagan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Sa kanyang pagkasaserdote ay magwawakas ang kasalanan, at ang makasalanan ay titigil sa paggawa ng kasamaan. At bubuksan niya ang mga pintuan ng paraiso, at aalisin ang nagbabantang espada laban kay Adan, at bibigyan niya ang mga banal na makakain mula sa punong kahoy ng buhay, at ang espiritu ng kabanalan ay mapasa kanila. At sa bilayar ay tatalian niya, at bibigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga anak na yurakan ang masasamang espiritu. At ang Panginoon ay magagalak sa kanyang mga anak, at lubos na malulugod sa kanyang mga minamahal magpakailanman. Kung magkagayoy, magagalak si Abraham at si Isaac at si Jacob, at ako'y magagalak at lahat ng mga banal ay magbibihis ng kagalakan. At ngayon mga anak ko, narinig ninyo ang lahat, piliin sa makatuwid para sa inyong sarili ang liwanag o ang kadiliman, alinman ang batas ng Panginoon o ang mga gawa ni Belayar. At sumagot sa kanya ang kanyang mga anak na nagsasabi, sa harap ng Panginoon ay lalakad kami ayon sa kanyang kautusan. At sinabi sa kanila ng kanilang ama, ang Panginoon ay saksi at ang kanyang mga anghel ay mga saksi. At kayo ay mga saksi at ako ay saksi tungkol sa salita ng inyong bibig. Sinabi ng kanyang mga anak sa kanya, kami ay mga saksi. At sa gayon ay huminto si Levi sa pag-uutos sa kanyang mga anak at iniunat niya ang kanyang mga paa sa higaan at nalakip sa kanyang mga magulang. Pagkatapos siyang mabuhay ng 137 taon, at inilagay nila siya sa isang kabaong, pagkatapos ay iniliming nila siya sa Hebron, kasama si Abraham, si Isaac, si Jacob.